Hello guys, welcome back ulit sa ating channel. So sa video ito ay pag-uusapan naman po natin ang mga lucky and unlucky combination ng mga kulay. So ating uumpisahan sa mga lucky combination. Number 1, green and black. Ang green at black ay isang maswerteng combination dahil ang itim na tubig ay nagdadagdag ng mabilis na lumalagong birding kahoy. Dito ang wood ng ating earth ay inaalagaan na nagiging sanhi nito upang makabuo ng mahusay na kapalaran at nagbibigay lakas sa buhay. Ang kombinasyon na ito ay palaging auspicious. Ang kahulugan na nabuo dito ay isa sa mabuting kalusugan at patuloy na tagumpay. Ito ay isang mahusay na kombinasyon para sa taong 2020. Maaari mong gamitin ito para sa iyong logo ng corporation, sa iyong mga poster at sa iyong mga calling card dahil ang nakatagong mensahe ng kombinasyong ito ay mahusay. Green and red. Ang green at red ay isa ding kanais-nais na kombinasyon. Dahil ang nakatagong kahulugan na nabuo kasama ang dalawang kulay na magkatabi na ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng maraming resources upang mapunan ang iyong mga wishes at mapabuti ang tagumpay. Ngayong 2020, ito ay isang mahusay na kombinasyon na nagdadala ng mga mentor at kapaki-pakinabang na mga tao. 3. Red and yellow. Ito naman ay isang matatag na kombinasyon na nagdudulot ng mahusay na aktibidad, kanais-nais na mga resulta at magkakasamang epekto. Ang sinumang nagnanais na magtrabaho bilang isang koponan at upang magsulong ng mabuting kalooban sa pagitan ng mga manlalaro ng koponan ay magiging makikinabang mula sa kombinasyon na ito. Kaya kung naghahanap ka ng isang mahusay na scheme ng kulay para sa iyong koponan sa sports, maaari itong maging isang panalong kombinasyon sa inyo. Number 4. Ang red, yellow, and white combination. Ang red at yellow and white ay lumilikha ng pagkakaisa at kapayapaan. Ang mga elemento dito ay ang fire na gumagawa ng earth na gumagawa ng metal. Kaya sa huli ito ang pinagsama ng tatlong kulay. Number 4. Red, yellow, and white. Ang red, yellow, and white ay lumilikha ng pagkakaisa at kapayapaan. Ang mga elemento dito ay ang fire na gumagawa ng earth na gumagawa ng metal. Kaya sa huli ito ay pinagsama ng tatlong kulay na nagdadala din ng kayamanan. Mas mahalaga, nagdadala ito ng katatagan at pagkakaisa. Number 5. Blue, green, and red combination. Ito naman ay nagdadala ng tagumpay, katanyagan at pagkilala. Ito ay isang mahusay na kombinasyon para sa mga nais na umakyat sa hagdan ng karera. Dahil ito ay isang kombinasyon ng mga kulay na nagdadala ng tagumpay. Dito ang mga elemento ay ang tubig na gumagawa ng kahoy na gumagawa ng apoy. Maaari mong isubstitute ang itim para sa usul at brown para sa berde. Number 6. Yellow and white. Ang yellow and white ay isang mahusay na kombinasyon ng kulay. Ipinapahiwatig nito ang paglikha ng yaman, ang matagumpay na pagbabago ng mga mapagkukunan sa isang nagpapanatiling negosyo at ang paggawa ng mahusay na kita. Ngunit hindi ito pinapaboran para sa mga bandila at mga logo ng korporasyon. Tulad ng narito ang mga sangkap na ipinapahiwatig ay ang paggawa ng earth sa metal. Ito ang mga elemento na pinakamahusay na ginagamit sa isang kapasidad sa saligan. Sa gayon sila ay mahusay para sa mga kulay ng bahay o opisina ng dekorasyon. Example, ang kombinasyon ng mga puting pader na may dilaw na mga highlights or light cream na dilaw na dingding na may metal ng anumang uri. Number 7. Black and white. Ang black and white ay isang mahusay na uri ng kombinasyon. Dito ang elemento ng tubig na itim ay nagpapahiwatig ng swerte ng kayamanan. Ay ginagawa ng puting metal na nagpapahiwatig din ng paglikha ng nagpapanatiling kasaganaan. Sa gayon, ito ay isang kombinasyon na lumilikha ng yaman. Ito ay mahusay para sa mga koponan sa sports at logo ng corporation. Ang itim at puti ay nagpapahiwatig din ng pagkakaisa ng yin at yang. Number 8. Yellow, white, and blue.
Ang yellow, white at blue ay nagdadala ng yaman. Ito ay isang mahusay na kombinasyon para sa mga gumagawa ng negosyo o commerce. Maaari kang gumamit ng ginto sa halip na dilaw at itim sa halip na asul upang makamit ang parehong epekto. Ang mga elemento na nagtatrabaho dito ay ang earth, producing metal, producing water ay napaka-auspicious. Narito naman ang mga unlucky colors combination. Number 1, green and yellow. E kinokonekta ng green and yellow ang elemento ng wood at elemento ng earth, na kung saan ay kombinasyon ng solong panig. Ang birding kulay sa kombinasyon na ito ay nagiging sanhi sa dilaw na mawalan ng ningning at kinang, na magiging sanhi na liwanag ay lalabo at mababawasan ang mga resources. Hindi ito isang mahusay na kombinasyon ng kulay kapag ang dalawang magkahiwalay na kulay berde at dilaw ay inilagay sa tabi ng bawat isa. Ngunit kapag ang kulay na ito ay pinagsama at pinaghalo upang lumikha ng isang mas lighter na shades ng green, ang epekto ay neutral at maaari ring maging swerte. Number 2, white and green. Ang white at green ay tiyak na hindi maswerte. Dito ang mga elemento ay nag-aaway-away sa isang mapanirang paraan na humihinto ang lakas ng paglago. Ang kombinasyon na ito ay nagdudulot ng kalamidad at kahit na karahasan. Sinisira ng metal ang enerhiya ng wood at maaari ring bawasan ng immunity sa sakit. Tanging sa mga pambihirang kaso lamang ay maaaring maging kapaki-pakinabang ang ganung kombinasyon. Ngunit ito rin ay pansamantala lamang. Ito ay mas okay kung iiwasan. Kung nais mong gamitin ang kombinasyon na ito, ipinapayong dagdagan ng berde at bawasan ng puti. Number 3, red and white. Ang red and white ay katulad din ng isang kombinasyon na nagsasaad ng digmaan. Dahil ang fire na pula ay sumisilaw sa metal ng puti. Hindi inirerekomenda ang kombinasyon na ito maliban kung ang puti ay prominent bilang na magbibigay ng pula na hindi nakakapinsala. Number 4, black and red. Ang black at red ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng fire at water, dalawang magkasalungat na elemento na may itip na pagsira ng pula. Ginagawa nitong kombinasyon na ito ay ang potensyal na mapanganib sa lakas ng pula at sa katunayan, ang dalawang elemento na kinakatawan ay magiging agresibo kapag magkapares. Mas mahusay na maiwasan ang kombinasyon na ito dahil nagdudulot lamang ito ng pagkakaiba-iba at mga problema kahit na sa una ay magdadala ito ng magandang resulta. Sa huli, ang kombinasyon na ito ay hindi hahantong sa napapanatiling mabuting kapalaran. Ang isang kaugnayan ng pula or itim na kombinasyon ay ang pula or asul na kombinasyon na kung saan kapag pinaghalo ay lilikha ng kulay lila. Ito ay isang special na kulay na may isang special na kahulugan sa mga inchik. Tulad ng lila ay ang tunay na kulay ng pagiging perpekto. Ito rin ang kulay ng langit at kapag pinagsama sa dilaw ay nagiging isang kombinasyon na nagsasaad ng maayos at napakaswerteng union ng langit at lupa. Number 5, yellow at black. Ang yellow at black ay kumakatawan sa mga elemento ng earth na may tubig, isang mapanirang pagsasama. Ang mga insekto at mundo ng mga hayop ay puno ng mga nakalalason na halimbawa ng kombinasyon na ito at nagpapahiwatig sila ng panganib sa mga tao. Ang mga dumi ng insekto at bubuyog, tigre at iba pang mga reptilya ay nagdadala ng kombinasyon ng kulay na ito. Ang dilaw at itim na kombinasyon ay maaari ring makita sa maraming mga palatandaan sa kalsada bilang mga babala ng mga peligro. Ngunit bilang isang proteksyon na scheme ng kulay, ito ay isang mahusay na kombinasyon. Dahil lumilikha ito ng isang matatag na kalasag laban sa mga taong gusto kang saktan.